Sinasabi sa mga intelligence report ng militar na nagaganap na power struggle sa loob ng CPP NPA top leadership hinggil sa away ng strategy at utilization ng pondo ng kalusang komunista ay palala ng palala. Ang impormasyong nakarating sa militar ay nanggaling umano sa mga loyalist na Maoist strategy ng armed struggle na pinamumunuan ni na Benito Tiamzon at ng kanyang asawang si Wilma Tiamzon. Sa report na nakarating sa kanilang tanggapan, sinabi ng opisyal na tagapagsalita ng Philippine Army, Lieutenant Colonel Arnulfo Marcelo Burgos. Na-receive ng mga ganyang report about the rift going on dyan sa magkaroon ng may struggle for power, at the same time merong alitan talaga sa mga, not only sa miyembro nito but dun sa mga liderato nito. At ito na nga, isa na nga to sa yung itong sa Morong 43. Dito na nakikita natin yung mga weaknesses na na-expose sa kanila, considering that yung pagkaka-aresto dito sa 43 alleged NPA members ay malaking blow sa kanilang organisasyon, and we have thwarted their plans for violent activities this coming March, considering na magkakaroon sila ng anniversary ang New People's Army, at pati na rin yung i-disrupt yung mga election campaign, considering that malapit na ang election. Si Lieutenant Colonel Arnulfo Marcelo Burgos. Nilinaw naman ni AFP-CRS Chief Brigadier General Francisco Cruz na ang grupong komunista sa bansa ay legal at ang nagaganap na pagkakahati-hati sa leadership ng CPP-NPA ay nakakatatlong beses na, ayon kay Cruz. Any communism is legal in the Philippines. Eh. What is illegal is the use of arms. Specifically the NPA. Yes. So the use of violence to attain your political ends. That's illegal. So, Brigadier General Francisco Cruz, RH 911, being formed on the DCRH, nationwide.